Good morning mga kababayan. Meron lang akong nakita ngayon, ano? Pagkagising natin ay sumilip tayo sa mga balita at nakita natin itong interview kay BP Sara. Hindi natin ito pinapakita o nagsasabi tayong kampi tayo dito, kampi tayo doon. Ang ginagawa natin ay para parinig o maipakita din sa taong bayan kung ano bang nangyayari sa Pilipinas. So, ito lang naman ay information. Maniwala man tayo sa hindi, at least nagbigay tayo ng information or nakakuha tayo ng information. Ito pakinggan natin, ano? At least ito pala ang dahilan kung bakit daw siya nag-resign sa ano, sa Department of Education. So, pakinggan natin, ano? Hindi ako Carmela o Spoilbrat. Oh my God. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Grabe. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zalico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na in-approve para sa classroom construction. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na membro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, magdidiretso na yan sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yun. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yun, hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yun ni Congressman Zalico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yun sa papel. Makikita ng taong bayan yun sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo mag-budget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang iwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. So, nililipat ang budget, no? Makikita nyo, sa papel, nandiyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mag-classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yun sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog. Kung ganito ang nangyayari, pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin niya. On record yun. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang bycam, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zalico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin, naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha, kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema na ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, mayroong isang congressman na nagreklamo, bakit natagal ng classroom construction? Kasi may pababago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. So dadag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. So yun daw ang dahilan kung bakit nag-resign si BP Sara.
bilang DepEd Secretary. So, ganun pala, no? Ang tindi pala ng issue dyan sa mga budget-budget na yan. May dagdag bawas din pala. Akala ko sa mga butuhan lang ang dagdag bawas. Yan, at least, ano, information lang naman ito. No, nakita lang natin ngayon sa balita at sinishare lang natin. Maraming salamat sa inyong panunod sa aking maliit na channel. Pagpalain naman bawat isa. God bless everyone.